lekas, gimana? Alam nyo kasi dito mga kasos, naalala nyo nung yung mag-video po ako ng isang gabi. Yung daan po doon, yung tubig po galing sa river control po, nasa daan na po. So, sana po, hindi po mangyayari kasi hindi ko lang alam kasi nung year 2019 yata yun, yung may bagyo rin, yung tubig is andyan na po talaga, so lumakas na po talaga siya, so tumaas na po yung tubig. Yung taga LJU po is nag-prepare na po sila para for evacuation po sa mga ano, yung sa malapit ng mga river control, lalo na po yung nandun sa yung sa lower part po sa Obrero at saka sa San Ito, medyo ano dun lower dun yung lugar na yun is palagi po binabaha po talaga. So yung ano, yung mga army po, ready na po sila, andun na po sila sa evac, nag-stay po evacuation po sa mga tao. So mga kasos, yung lakas po talaga ng ulan. Ito po nga na po. So sana. So mga taga-Baes, amping ta, amping, ayaw magpasagat. So bili ka magpadol sa mga suba kung mahimo. Kung evacuate na lang po daan sa mga katong na school of suba. So palayo simba ko na bili mo kan ang kay dito nga area dyan mga kachopli, lalo na sa San Jose o sa Barangay Obrero, sa Barangay Dos, sa Obrero. Kusugod tayo mo kung diya, mabaha. Medyo na siya pinakaunang mabaha diya kay lower mo siya, ubos na siya kayo. Tapos, ang nakakuan po sa ato mga suba, mga kasugdi, ay bili na sa kanto kayo lalong. So, tungod kay may mga bunbun, ang uban di pangtamnan. So ang flow sa tubig dili siya ka drikta, so imbis mo drikta siya, pataas siya drikta. So ingat po kayo mga kasabi, lalo na po sa mga taga-Baes at saka sa ibang ano, sa ibang lugar na nabagyo yun. Yan po ang nangyayari kapag ang ilan napakalakas po, lalo na tulad ngayon may bagyo. So ganun po ang nangyayari mga kapag yung tubig yung ano, papasok po dito.
guys. Ingat lang. Okay? So, update lang. Lata mo. Kung status niya. Okay? Okay. Okay.